Hi guys, welcome back to Proud Pinoy. Ako nga pala ulit si June. I'm inviting you, please click subscribe, hit that notification bell. May kli lang to, hindi ko pa habain. I just have something in mind that's, I think, very timely. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan to, no? It's about politics. Hindi ako magsasalita kung BBM ako, kung Lenny ako, kung Isko, or Manny Pacquiao ako, o kung sino pa. Or Ping Lacson, di ba? Mention natin lahat sila ng mga tumatakbo. Or kung sinong mayor, kung sinong governor. Ang napansin ko lang kasi, sobra na yung palitan natin ng maaanghang na mga post sa social media. Tapos sasagot yung kaibigan mo, sasagot ka naman ulit. Parang walang katapusan. So in the end, instead na yung kaibigan mo, kamag-anak mo, or minsan kapatid mo pa, maganda yung relationship ninyo, in the end, nagkakaroon ng rift, nagkakaroon ng lamat. Diba? So because of politics, nagkaroon ng away, nagkaroon ng gulo. Ang tao marunong magtago ng feelings niya, ng emotion niya. Nasabi nila hindi sila apektado, pero sinulolokohin mo, sarili mo. Diba? Magbabago at magbabago ang pakikitungo mo sa tao. Siguro, hindi lahat okay ganon. Pero meron kang ma-offend na tao because of your political stand, because of your fighting stance sa politics. Diba? Kung paano ka sumagot, hindi lahat tayo marunong magdala ng mga opinion at hindi lahat tayo marunong magsabi ng tama in the right way. Diba? More often than not, ma-offend mo ang tao. O sino man yan. Kaibigan, kapatid, pinsan, kamag-anak, kasama mo sa church. Diba? Iwasan na po natin yung mga ganyan, sana. Kasi at the end of the day, ito lang yung punto ko. At the end of the day, tayo-tayo pa rin ang magkakasama. These politicians win or lose. Diba? They will move on and carry on with their lives. And patuloy pa rin sila magpa-public service, at patuloy pa rin sila magtatrabaho. Pero tayo, ganun din eh. Diba? These politicians, hindi natin sila kilala, hindi nila tayo kilala ng personal. So, nakipag-away tayo, may mga nasira tayong kaibigan, kamag-anak, relasyon, kung ano man yan, sa opisina. Wala, tayo magdadala nun forever. Hindi dapat ang political stance mo mag-divide ng pamilya mo. Hindi dapat ang political stance mo mag-divide ng mga kaibigan mo. Mawalan ka ng kaibigan dahil sa politika. Hindi dapat po ganun ang mangyari. So, dapat may borderline tayo kapag sumosobra na, di ba, yung ating pag-endorse or pag-post about politics at may mga na-offend na tayong tao. Patama na, I think it's about time na tignan natin, tama ba ba itong ginagawa ko? Diba? Dapat may borderline tayo na ganun. Once in a while, pwede tayo mag-post ng gusto nating kandidato. Karapatan natin yan. Diba? Karapatan natin yun na bumoto ng tama, no, na gusto nating kandidato. Pero not at the expense ng tatapak tayo ng ibang tao, na mangaapi tayo ng ibang tao, na sabihin natin, bobo, tanga, hipokrito, gago, yung ibang tao dahil hindi yung iboboto mo ang iboboto niya. Diba? Pwede tayong mangampanya siguro, bulungan. Pero we have to draw the line eh. Ako, I can tell some of my friends na ito yung iboboto ko. Pakikiramdaman ko siya kung sino iboboto niya. And then, after hearing that, I respect that. Tapos, mag-iingat ako sa post ko. Diba? Ganun lang yun. It's about time na matuto tayo na gawing friendly ang ating mga post. Hindi yung hostile na nag-invite tayo ng galit na ibang tao. Kasi galit, hihilahin ng galit. Diba? So ano mangyayari? Mawawalan ka ng kaibigan, no? Magpipinsan kayo, magkakamag-ana kayo. Diba? Ilang ang nangyari? Hinila mo lang sa galit yung mga tao because nagpalitan na kayo ng hindi magagandang salita because of politics. So, hindi na po tama yan. So, in this episode, wala, ginawa ko lang yung share ko para ma-educate yung tao, ma-influence yung ibang tao,
yung mga makakapanood nito na hindi dapat sirain ng politika because of our political beliefs, because of our political candidates na pinupush natin. Okay lang yun eh, di ba? Meron tayong boboto personally. Pero just because pinaglalaban natin sila, hindi naman dapat na masira yung pamilya natin because of that. We have to draw the line and know where, when we need to stop. Yun lang po for this episode. Maraming salamat po for watching. If this is your first time in my channel, please click subscribe and hit that notification bell. Until next time, thank you for watching again. This is Jude of Proud Pinoy.